DWIZ, programang sasamuhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-lutsak. Pero pwedaw, pwede ka rin mas rad. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz Angeles. Oh, Karambola, Karambola, Free Umaga. Oh, oh, Karambola, Karambola, sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, Karambola. Umaga, welcome to Karambola kasama si Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. He peeps out of the country. Padating po si Boss Janat. DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin. 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Please don't forget to like and share. Morning, Boss. Good morning! Good morning! Absent ako kahapon. Okay. Kasi ho, pag-golf ni Justice Andy Reyes. Okay. Happy birthday, Justice Reyes. Justice Andy Reyes. Takot namin tao. Apakadaming kaibigan pala niya si Justice. Napakabait. So, masaya. Matino. Eh, nakakaya naman hindi ako sumipot doon. So, pasensya na kayo at nanalo naman ako eh. Nak! Saan nung napanalo na? Best in participation. Super senior champion. Super senior. Grabe. I felt so old. Tulog ko. All of a sudden, I felt so old. Di ba, halip, yesterday. Super senior. Diba? Pero super nagulat super din ako. Nagulat ako. Sa China pala ang galing ang mga drugs. Nakakagulat. Ano? Diba? Kalain mo? Oh, ha? China? Sa China pala. China pala. Nagulat si Robredo. Ha? Bakit kaya niya naisip yun? Ano? At anuhin daw natin? Imbestigahan daw natin yan. Kailangan daw. Kakausapin daw niyan China. Makipag-usap daw tayo. Hindi eh. Must look into reports eh. Sabi niya na. Kasi ganito yung istorya. Must look into reports. Ha? Nagulat siya. Huy! Ngayon ko lang nalaman. Oo. Inamin niya naman kasi na hindi niya alam yung impormasyon na yun. Ngayon niya lang nalaman. At nalaman niya lang dahil nakipag-meeting siya sa mga drug enforcement authority sa ng Amerika. Tapos at dito sila nag-usap. Ibig sabihin, hindi siya nakinig dun sa mga... Hindi ibig sabihin, nung banat siya ng banat, hindi naman niya inalam ano pasikot-sikot niya binabanata niya na drug war. Alam mo, recently... Ito nga'y sinasabi natin, hindi niya namang alam ni sindikato eh. Sa madaling sabi, basa lang siya ng basa ng script. Upak niya. Lang siya ng upak noon, hindi niya pala inaalam. Ngayon, nalaman niya na na big time syndicates. Nagulat siya. Oh! Uy!
Hoy! Galing sa China? Alam. Investigahan natin yan. Ay, hindi ba? One of the most recent na large-scale importations nga, di ba yung sa customs? Matagal nang sinasabi ng customs. Kaya namin nahuli because of the information sharing that we have with China. China ang nag-tip off dun sa billion-billion na drug shipment na padating sa customs. Kaya nahuli. Ang problema lang kasi dun, ba't hindi pa dun hinuli ng China? Bakit pinabayaan pang makarating dito yung droga? At tinip pa tayo. It depends. Kumbaga, eh. It depends kung kailan mo nakatanggap yung information eh. Baka in transit na. Nung nalaman nila. So tinip tayo. Ganun ho. So sabi niya daw, ngayon nalaman ko na China pala nang gagaling ang mga narcotics dito, no? Kailangan daw niyang kailangan niya hukayin ng mga kailangan niya malaman mas marami pang information. Maraming salamat sa pambansang OJT. Oh my God. Hindi daw ano eh kailangan daw mag-improve. Mm-hmm. Eh ang banat pa rito. Ah, China? Mm-hmm. Naku, alay ni Duterte yan ah. Ayan na ngayon. Yun yung ibig sabihin nito. Tinignan ko nga yung mga all her previous statements pertaining to China. Okay. Before. Puro anti-China yung rhetoric niya and it's almost all of it relating to the West Philippine Sea. Okay. So, wala siya. Clueless in ICAD itong aling to. And, sinabihan siya, ma'am, yun yung mga sinabi. Hmm. Sinabihan daw siya nung mga counterpart niya doon sa interagency. Yung committee? Matagal na ho nating alam yan. Kunoin mo? Natin alaman yan? Pero hindi raw siya pwede magsabi na sensitive information. Uy, ganun? Ay, hindi raw. Pero maya't maya, nag-press con siya. Moving forward na lang daw. Kaya I tend to agree rin dito kay Cayetano. In one of the rare occasions that I agree with Cayetano. Sabi ni APC, na willing silang dagdagan yung budget nakita niyo yan. Willing siyang dagdagan yung budget if she just, you know, stops talking. If she stops reporting every little thing that goes on. Di ba tumahimik ka? Kasi it's a little much. Hindi mo na maalam ang pinag-uusapan noon. Dali ka ng dali dyan sa drug war. Tanggalin na yung tukhang. Ngayon, ang sinasabi niya, may babaguhin lamang. Iti-tweak ulit. Yung tweak. Akala ko ba ayaw mo yan? Ngayon, nalaman mo kung anong use niyan. Nalaman mo, dyan galing lahat ng information. Dyan ng, kumbaga, yung mga neighborhood pushers, dyan na nalalaman and therefore neutralized. Eh ngayon, sabi mo, ayaw mo na ng tukhang. Eh ngayon, nagbago na isip mo. Sabi mo, may mga pwede lang tayong baguhin. Anong pwede mong baguhin doon kaya? Ano kaya babaguhin niya doon? I don't get the part na yun nga may babaguhin siya. In fact, I don't get the part where everybody else seems to be pandering to her. May mga hirit na eh. Yung like, sina Aquino and all that na yes, we'll revitalize Chorva. Ginaganon lang siya. Ngayon lang yan. Ba't pinagbibigyan niyo tong aling to? At ngayon, may sinasabi siya, dapat daw pag-aralan yung drug situation magmula noong 2016. Ha? Bakit 2016? Noon naupo si Duterte. Dapat pag-aralan din yun nung panahon ni Aquino na walang ni B.S. Aquino na nawalang nangyari na lalo lumala ang ating drug situation. Ito yung problema kay Madam Lenny. Dahil ang balita nun, ang lahat ng inkita dyan sa drugs nakakarating hanggang Malacanang. Okay. Kaya nga nakakulong si Dilima dahil dyan sa drugs na yan. O ngayon, ang sinasabi niya, ang information draw on the drug situation,
dapat makita niya since 2016. Mm-hmm. Magmula nung nagsimula yung war on drugs. Mm-hmm. At tapos, nasaan na tayo sa ngayon? Mm-hmm. Ha? Gusto niya makita kung effective yung drug war ni Duterte siguro. Ayaw niya ng history. Pero meron mga kinakabahan kasi doon sa loob. Ito, information. Ha? Na natatakot sila mag-share ng information kay Lenny. Sa totoo lang. Because? You don't use it against the administration. Eh baka kung sa mapunta yan, gagamitin na propaganda and everything. Di ba? Yun nga, without checking nga, yung Rappler figure, ginamit nila eh. Yun na nga eh. Oh, hindi ba? Eh di yun lalo na yung mga information na manggagaling sa loob mismo. Tapos ibibigay sa kanya. Saan niya dadalhin yun? Gagamitin nilang propaganda yun. Sigurado na yun. Kaya may mga natatakot din sa kanya. And that to me, Trixie, explains why na puro bolada siya sinasabi sa kanya ngayon. Oh, ayos to. Maganda to. Sige, we'll upgrade to. Para hindi naman hingi ng information. So, madaling sabi, di pinapadamay na lang siya. Mm. Well, sige, I get it. So, ang hinihingi niya raw impormasyon, mga kababayan, na kailangan ibigay sa kanya. Mm-hmm. Ang mga, asan na yung mga kaso na na-file? Nasa na nga. Anong kaso kaya yon? Yung kaso sa polis? Baka. Well, yung kay Kian resolved eh. Yung kaso sa mga pushers. Mm-hmm. Baka. Mm. Eh alam naman natin yung kaso sa mga pushers. Alam naman natin kung ano nangyayari dyan. Mm. Nagkakaroon ng lutuan dyan. Yep. Okay. Magmula sa polis hanggang dun sa city prosecutor hanggang dun sa judge. Yes. Nagkakaroon ng lutuan dyan. So ano status dyan? Yan na nga ang headache na sinasabi ni Duterte. Yeah. Masyadong na penetrate na ng mga syndicate ang ating sistema. Ganyan na nangyayari. Yan ang ay sinasabi niya noon. Pati nga yung narco politics, hindi lang yung justice system, pati nga yung politika natin. Sa dami-dami ng pera nila. Okay? There's money. And then there's also, yung isa kong concern is yung failure natin to push our legislators okay to fix the system. Eh. Yeah, I know that it's about money. Okay. I know nanalo to mga kumag na to. Dahil sa narco money. Mm-hmm. Okay? Pero at least we can pinpoint, 'di ba? Puntirian natin yung mga lawmakers. Ano kailangan baguhin sa batas? Halimbawa, the Money Laundering Act. Ayan, number one sa akin din. Number one yan. Number one sa Because it's so hard. Is masyadong masyadong protektado eh. Kasi nga, yung bank secrecy, noong ginagawa yan, nagtutulak niya noon sa Kongreso, panahon niya ni Rafael Buenaventura as BSP. Okay? What was the intent? Kasi noon, yung Basel, yung sa Switzerland, yung grupo ng mga financial central banks. Uh-huh. Okay, grupo ng mga central banks. Required sa atin niya, kundi mabablocklist tayo. Yeah. And we cannot do foreign transactions, financial. Good morning, Jonathan. Good morning, Boss Jonathan. Good morning. Pinag-uusapan namin itong mga pwedeng gawin sa drug problem. Eh. Mm-hmm. Oo. Oh. Mm-hmm. Yung Money Laundering Act, Anti-Money Laundering Act, kumbaga, basic compliance ang nangyari. Yeah. Kasi nga, gusto natin, tapos meron pang pressure from the U.S. Mm-hmm. Panahon to ni GMA. Eh. Yes, yes. Yung mga blacklist, kaya. Kasi noon, at that time, ang U.S., ang worry naman, maaring gamitin yung mga local banks natin sa terrorism. Terrorism. Okay? So para mabantayan nila yan, kailangan niyang Anti-Money Laundering Act. Okay? May mga naglalabi noon na banko. Mm-hmm. Ang naglalabi ng mga banko noon, ang suspicion, even in the banking system, ginagamit talaga sa laundering. Totoo naman. Well, actually, okay, ginagamit talaga. Ngayon, sila nanalo ngayon doon sa nung pinasayang Anti-Money Laundering Act nung panahon na yun. Uh-huh. Okay? Early 2000, mga ganun yes, yan. Yeah, okay? Uh-huh.
So ngayon, napakahina niyang ating anti-money laundering app. Almost non-existent. Payag na payo ako dyan sa sinasabi mo, Trixie, na kailangan sigurong balikan yan at gawin talagang totoong anti-money laundering. Tama. At bibigyan ng pwersa, bibigyan ng tao, bibigyan ng lahat, support. Sa akin, has to be easy to freeze kapag exigent circumstances. That's one. Number two, wala na muna yung predicate crime. Kasi minsan kaya natin nalalaman na may crime dahil may movement ng malaking pera. Hindi ba? Yun yung trigger. Yun ang mauuna. Baliktad. So gusto nila patunayan nyo muna na may crime bago natin buktan yung bank account. Abala pa tayo. Nung panahon ni Loynoy. Ayan, nakakasamit naman talaga yung pangalan eh. Sinubukan natin yan. Sinubukan yung alin? Na ayusin yung anti-money laundering. Ano nangyari? Eh, siyempre, ginamit lang naman yung anti-money laundering kunyari program na yan para mag-politically persecute eh. Para upakan si Umpin. Si Corona. Corona. Si Umpin, Corona, Binay. Yun lang naman ang gamit niya. Hindi naman yung terrorism, hindi. Or drugs. Drugs, never. Hindi na, corruption, never. Hindi nga nakapag-file ng maski na anong kaso or whatever o nagbigay man lang na report. Ayaw nga nila magbigay na report. Ang pangalan nung si Julia Abad. Na parang siya yung ED. Hindi yan yung anak ni Boots, pero Julie Abad, pero tao pa rin ni Nay Nay. Tao nila yan. Ni ayaw nila magbigay ng report. Tungkol diyan. Supposed to be ang chairman niyan yung Bangko Central Governor, wala rin yan. Hindi na nagagawa yan. Ginamit yan para mangape. Okay. Yeah, ng mga kalaban. Ganun ang nangyari. Ay, ano pa yung mga ibang kaso, sabi niya. Yung kaso, kung paano mare-reform, halimbawa yung judicial system. Diyan nagkakalutuan ng kaso pagdating sa drugs, di ba? Ano mga pwedeng gawin diyan? Okay? So hinihingi niya yung mga information sa kaso. Pero ito sa akin, kinakabahan ako, baka ang hinihingi niyang kaso, yung mga kaso laban sa pulis. Yan. Hindi naman yung talagang kaso laban sa mga drug syndicates o drug pushers. Yeah. Okay? Papasok doon. Papasok doon sa pulis. Eh kasi yun ang kanyang mission eh. Senseless killings. I-point out lang natin yung kung bakit. Kasi ang pulis are agents of the state. Yes. Okay. Okay. Automatic yun. Okay. Gawain ng pulis, considered gawain ng Estado. Yes. Siyempre. So remember may ICC case. Okay. Yung gawain ng pulis, pwede kang mag-extract ng policy, yes, even if the policy is not written. Kung accepted practice dun sa mga pulis. Na ganyan. Yung certain things na itina-charge natin. Halimbawa sa, yung crimes against humanity, AEJK. Violations of human rights, ganyan. Ng Google Pay. Yes. Ganyan. Kung ginagawa yan ng pulis, as a matter of course, which they have to prove, this is considered an act of the state. So pwede yan sa ICC. Kaya pinis ang pinupunterya niya. Yes. Para masubstantiate yung kaso sa ICC. Kaya ako kinakabahan doon. Gusto niya makita lahat yung mga kaso daw na naka-file. Okay. Tapos gusto niya rin makita daw ano na estado ng mga rehab ng mga drug users. Okay. Ayaw niya makita estado ng mga sindikato, yung ano na yung nangyayari na dyan. Dapat nga yung sinasabi mo eh, yung money laundering, yan unang-una niyang atupagin dyan eh. Bakit nga ba? Considering how much goodwill she seems to have sa legislature. After all, tumaas yung budget ng Office of the Vice President. And it's a public because itong sumali siya dito sa... Tapos meron pa siyang ganito. Tinanggap niya yung hamon ni Duterte. So meron siyang konting points dito. Di ba? So kung itutulak niya yan, na baguhin natin yan, especially ang gusto niya ay civil society, mga NGOs, religious groups, baka i-back up din siya dito kapag tinulak niya yung amendment sa Anti-Money Laundering Act. Okay?
Ano ba ang punto dyan sa pera? Kasi mahirap masabat. Sabi nga niyan, China nang gagaling ang narcotics. Mm-hmm. Yung supply side ng drugs. Thank you, Captain Obis. China? Pala? Nagulat siya, di ba? Eh, alam naman natin, napakadali-daling ipalusot ng droga galing sa labas. Di ba yung mga sinasabi nga ni Jonat, nahuhuli sa dagat, eh, binabato lang sa dagat. Sa dagat. Tapos, may GPS device yun. Tapos pupuntahan ng mga liliit na bangka, dadamputin na. Tapos ipalulusot na yung mga byland and everything. Lahat ng customs din. So, ganun kaporus. So, ang hirap talagang bantayan niyang supply. Okay? Doon sa retail, yun yung tokhang. Yung retail ang nilulutas. Nung tokhang yung retail side. Yes, na-identify mo yung mga pushers. Correct. Okay. Pero mas effective, sabi nila, sa mga law enforcement, kapag binara mo yung pera. Yun. Yung correct. Proceeds. Lalong doon masasaktan yung mga sindikato. Sila magpapatayan kapag hindi nila magamit yung proceeds. If you're talking about cases, unahin na niya yung tatlong generals na na-identify from the very start. Yung tatlo na yun. Okay. Yung mga narcogen. Yung narcogen. Narcogens. Umpisan na natin doon. O, anong nangyari doon sa kaso na yun? Nasa na nga? Wala nga yun talaga. Hinahanap ko online. Si Duterte nga nagtanggal doon eh. Hindi ba? Tinanggal niya yung mga yan. Duterte mismo. Binaypass niya si Bato. Bato ang PNP chief noon eh. Nung tinanggal niya. And this was early into the presidency. So, ang daming goodwill pa ng Pangulo. He had a free hand in doing anything. So, muna niyang pinuntiri itong mga narcogens. Kaya lang, hindi, walang coverage yung mga kaso nila. Eh, pansin mo? Yung iba talaga tinututukan. Kian, yan, grabing tutok sa mga kaso na yan. On our side, yung mga tutok sa kaso laban, yung mga inciting to sedition cases, grabing tutok na nagigitin sa mga yan. Pero yung mga kaso nitong mga narcogens, walang tutok. Isa pa, punto niya. Parang hindi ata accurate yung ating information on the number of drug users. Isa pa yan. Thank you, Captain Obvious. Noon daw kasing 2016, ang DDB, Dangerous Drugs Board, ang estimate 1.8 million users in the Philippines. Siyempre, i-underestimate nila yon. Dahil wala naman silang ginagawa at that time, noong 2016, hindi ba? Pag wala kang ginagawa, sasabihin mo konti lang. Ngayon, noong umupo si Duterte, ang claim niya, 4 million ang users. Yes. Okay? Kumbaga, sinabi nila, hindi tama yung numbers. Yung numbers na binibigay ng DDB, Dangerous Drugs Board. Ngayon daw 8 million na. Yan daw ang katibayan. Na failure yung... Sabi ni Robredo na dismal failure yung drug war. And therefore we should not continue. From 4 million to 8 million. Ang hindi naman niya sinasabi rito, nung na-organize kasi talaga yung interagency, mas lalong gumaling sa data gathering. Yun. Baka ang ibig niya sabihin, naging accurate yung 8 million. Baka dati yan, 16 million. 20 million. Baka ganun ang ibig niya sabihin. Kumbaga, yung conclusion na dinadzo niya, hindi siya available based lang on these two numbers. Yes, yes. So, from 4 million, sabi ni Duterte noong 2016, ngayon, ang sabi ng official, 8 million. Aba, kaya talaga. Failure. Maling-mali itong drug war na to. Dumami! Dumoble. Hindi niya sinasabi. Because of the drug war, humusay tayo sa information gathering dahil doon sa tokhang na gusto niyang tanggalin. Alam niya, ang daming namamatay sa maling akala. Eh. Yung mga informasyon na yan, galing yan sa mga barangay. Yan, grassroots. Dahil because of the Operation Tukhang, doon nalaman kung gaano talaga yung actual picture. Sa baba, sa barangay level, community level, umakyat ngayon yung information ngayon. Ngayon, 8 million, alam na natin. 8 million ang gumagamit. Yun sa kanya, dahil nalaman natin ang totoong picture,
Eh, kaya sinasabi hindi effective yan drug war, dumami. De, pero hindi siya naniniwala sa figures, ha? Bakit? Up to now. Sabi niya, we are gathering. I would like to have the data. Kaya kailangan daw ng yan na nga. Ng datos. Datos. I don't think she gusto niyang tanggalin yung tukang. Paano siya makakuha ng datos? Ayun na nga. Basta kailangan daw natin ng datos. Wala eh ngayon, nagbago na isip niya, ayaw niya natanggalin yung tukhang dahil nalaman niya siguro doon galing yung... Rebranding. Ah, rebranding. Rebranding daw. Rebranding. So, ang problema ng tukhang... Ang tawag ho sa amin yan sa yung rebranding gimmick. Ayan. Gimmick lang yan. So, ang sinasabi niya, ang problema talaga ng tukhang is bad PR. Oh, di ngayon, alam niya na. So, eh sino ang dahilan nun? Di sila rin. Isang malisyos at kalahati, di ba? Bakit naging bad image yan? Di ba? Bakit naging bad image yan, tukhang? Sila rin, yung grupo niya. Dahil sa UN video niya, di ba? Saan nga niya nakuha yung palit-ulo? Oo. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako ng statement on her na... Na pinatulan naman ng media na lahat masama. Eh, samantalang doon sa mga barangay level, gusto-gusto nila yun. Actually, dahil tumahimik. Actually, nanghihinayang nga ako dito sa mga reporters natin eh. Bakit? They should have asked her, Ma'am, taglista lang. Okay. Nung from the very start of the drug war, ito na yung mga statements ninyo. 1, 2, 3, 4, pati yung palitulo, etc. Galit na galit kayo siya. Ano yan? Do you still believe na ganyan? Ganyan ang sitwasyon natin, etc. Dapat ganunin nila eh. Yeah, bago-bago nga siya eh. Diba? Ano yan nga, diba? Wavering. Bago-bago. Nalaman niya, China pala. Kalain mo, China. China pala, galing yung drugs. Supply side, oh. Bukas niyan sasabihin niya, importante pala tayong transshipment point para sa droga. Wow. Sinabi na di, kausap niya kasi yung FBI tsaka di. So, alam niyo, minsan gusto kong sabihan, Ma'am, may Google naman libre. Nasa Google na ba yan? Alam mo yung research methodology niya? Makipag-meeting. Yun, that's how she learns. Through meetings. Parang feeling ko kailangan mag-hone siya ng kanyang reading skills. Di nagbabasa eh. Nakakairita eh. Hindi, huwag naman ganun. Kasi nagbabasa din naman siya. Kaya lang. Ng headlines? Hindi. Kaya lang. Ang nagiging problema doon. Reading comprehension? Ito daw, pinangako daw ni PNP Chief, Acting Gamboa, na review daw ng tukhang. Review daw, pinangako daw. So ngayon, ang sinasabi, na kasi yung tukhang na yan, ang may kasalanan kung bakit dami namamatay. Eh kasi nabibisto na yung mga users no, at saka yung mga peddlers. Therefore, papatayin na sila ng mga drug syndicates. Diba? Bisto doon eh. At saka, ang iniisip ko doon, ang sinasabi nila doon, police lahat yung pumatay noon eh. Yun nga. Meron, malamang. Sa ako, I don't have any proof. Pero hindi naman tayo tatanga-tanga. So alam naman natin, meron din tinira yung mga polis. Pero meron din tinira sila-sila. Kasi meron din namang mga... nahuhuli ng mga polis. Oh. Remember yung instance na riding in tandem. Oh. May pinatay. Oh. Namataan ng isa pang polis. Uh-huh. Sinundan. Yung dalawang nakasakay na sa motor, they stop somewhere. Di nila alam na sinusundan sila ng ibang polis. Oh. Pagtanggal ng helmet, kasama nila sa stasyon. Ayaw, nalaman. So, we're not saying na blameless ang PNP, pero yung pagka nag-extreme tayo from one end to the other, yung saka, extreme na walang kasalanan, extreme na puro sila lang may kasalanan. They're both masama. Wrong. Na totally masama yung tukhang. Ganun ang lumalabas eh sa reports, di ba? Ngayon, may mga polis talaga ho na tinitira yung mga kanilang assets. Dahil baka magkabukuhan na. Yun. Dahil talaga seryoso na nga yung campaign noon eh sa drugs. So, kung ikaw, loko kang polis at involved ka dyan sa drug trade, meron kang mga bataan na pinoproteksyonan mo, baka ituro ka. So, mabuti pa, tumba na. Nangyayari yun. Diba? Ganun ang, so, yun hindi mo malalaman kung gano'ng kadami yun doon sa
statistics na sinasabi, mahirap malaman yun. Okay? So, hindi lahat yun doon sa tukhang, eh, inupakan lamang ng polis dahil drug user. Hindi ganun yun. Marami pang kwento yun. Hindi ba? At yung mga sindikato, sila-sila mismo, nagbabanatan. Alimbawa, matagal ko nang kaaway yung taga-kabilang ano, yung barangay. Inaagawan ako ng customer niyan eh. Ayun, oh, diba? Yun, oh. Ngayon, nag-operation tukhang. Upakan nyo. Ayan. Sabi mo sa mga tao mo ngayon, upakan nyo yan. Tsaka ililista ka namin. Yung ano na yun, ililista ko yan. Eh, malakas ako dito. Eh, kung yung barangay captain mismo, lakas kasama sa sindikato. Okay, malakas sila dun sa punong barangay. Patay ka na. Gagawa siya ng sariling listahan. Yung lahat ng mga kalaban niya, lahat ng mga tigasumbong doon, babanatan niya. Buti nga na, alam na rin ng DILG yung mga style nitong mga to. Kaya sabi ng DILG, hindi kami pwede magbigay kaagad-agad ng listahan kasi we are vetting the list. So, pinangako daw sa kanya, improved version. Natokhang. Pandering. Kayo ha? Di, ang, ano na, kaya na, yung masama? Pinag-aralan na ba? Anong problema ng tokhang? Sabi ni Lenny nga, PR. Rebranding ang kailangan. So, kung PR lang, kung PR lang, may nilalako na PR. Banata mo yung mga media. Yan. Kasi may mali-mali nire-report yan. Hindi ba? Oo, oh, kasi parating ikaw yung kinukob. Kaya mali-mali. Kaya mali yung source ninyo. Paano kayo magiging tama dun sa article ninyo? Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:32 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz, ang hindi. Oh! Lapo si out of the country. Ito. Ano sabi? Kumusta si... yung budget hearing. Kasi kahapon. Napag-usapan niyo na ba yung UP kung bakit natalo? Napakasakit mo naman yung salita. Hindi, mabigat. May ano yung sa UP. Sayang UP. Panalo dapat. One shot? Nakita niyo kasi sa... Ulitin pa. Napakasakit. Talagang napakasakit yun. Pero talagang yung subido na yun, nung naglalaro pa lang sa Subel, Lasal Subel. Okay? Magaling talaga yun. Malakas talaga siyang he takes the last shot. Go-to. Go-to kaya. So, yung kumpiyansa ng bata. Okay. Alright. Well, I love you, UP team. UP men's basketball. Okay, well, nanggaling din ako dyan. Number one in our hearts. Kasi yun na lang talaga kayo namin i-click. Hindi, sayang na sayang. Hindi rin. Except lagi sa finals yan. Maraming salamat. Pero ano, thank you pa rin. Ang laki kasi ng expectation sa UP dahil ang ganda na roster eh. Maganda na. It takes time to gel. Hindi ka mukha halimbawa na Ateneo. Grade school pala, magkakasama na yan. Yes. Dire-diretso. Pati kulay ng brief, alam na nila. Ang isa't isa. Hindi, dapat kasi... Pati yung amoy nung hininga. Dapat kasi bawat isa, alam mo na. Dapat kasi pinaglaro si Bo Perasol mismo. Si Bo. Kasi hindi na siya nagco-coach na nanonood eh. Ano? Diba? Baka nasarapan sa laro. Kaya nga. Ang ganda ng bakbakan ang ganda ng hinabol eh. Hinabol nila ng todo. Yung last, diba yung last last 2 minutes, dapat nag-ano siya doon. Meron siyang form, kasi ayos na yung play nun eh. Alam mo kasi yung UST, laging sleeping giant Sa UO. Ang lineup niya, laging may material. Somehow any combination ng UST nakaka-attract ng magagaling na basketball player at doon sila nagpupunta. Hindi pera pinangre-recruit niya na. In fairness sa UST in talaga. Fairness, talagang maraming batang basketballista pag nag-iisip sila ng eskwelahan, teka gusto ko yung UST. Parang ganun. Una-una, daming kurso.
Tapos maganda naman yung campus. Disclosure lang, dati akong faculty ng UST Architecture. At tapos napakadaming magaganda nag-enroll. Marami. Hindi ba? At saka ano yan? Hindi ko napansin yung part na yun. Hindi ko napansin yung part na yun. At saka yan, university belt na marami. Na maganda. Tapos private. So laging sleeping giant yan. Totoo yan. So makikita natin, kailan ba? Mamaya ba? Bukas, bukas. Hindi. Simula ng series. Linggo. Yung best of three. Linggo. Nawala na yung cheer namin na we are number 8. Corny na. Yung number 3 na ngayon. 3 ba? Number 3. Nakalain mo yun. Yung nga ano, yung pangalan ko, pang-UP. Yung pangalan, yung meron ako po, 4 years old. Di naglalunch kami nung Linggo. Sabi sa amin, kanino ka? Sabi nung bata, walang ano to ha? Wala pa siya. Hindi, UST. Ha? Ba? Nanalo tuloy. Nagalit yung tatay. Ano ka ba? Alam mo ba yung UST? Etcetera, etcetera. Kasi dinadala siya sa games. Nakamaroon siya. Nakamaroon siya. Sabi nung bata. Yung ano, yung gold at saka itim. Alam niya. Panalo tuloy. Nanalo tuloy yung UST. Yan. Ano? Huwag niyong babasta-basta yun ang UST. Dahil nag-forfeit na yan noon. Yes, pwede nilang ano yun ang ano, ang Ateneo. May material. May material kompleto sila. Kompleto sila doon. Ngayon, magkakabakbakan na lang yan. Pero kasi, halos pantay yan sa crowd. UST and Ateneo. UST UP, pantay din sila. Malaki yung crowd na yun. Pantay yan. Hindi ka mukha dati. No? Halimbawa, malaki na yung crowd. 1-8 lang ng Araneta. Halimbawa, kalaban mo, Lasal FEU. Ay, grabe yan. 1-8 lang no Araneta FEU, lahat Lasal na. Correcto. Grabe ang ano. Parang home court. Parang home court ng Lasal. Ganun, Ito. Cool spirit talaga. Ito match na ito. Di ba nga nanonood pa yung US Ambassador ng UAC noon pag finals? Kasi ano parang tumitigil ang buong Pilipinas pag UAC finals. Totoo yan. Pero tumitigil ang mundo pag Ateneo Lasal. Sorry na lang pa yung lahat. Okay. It doesn't matter kahit hindi championship. Kasama pa nga sa homily ni Father noong aming parish priest. Ang daming good news. Pangatlo, nanalo Ateneo Lasal. Ano yun, Mas Jonathan? Mas ano nga yan kaysa sa NCAA. Well, ngayon. Ngayon, dati. Kasi ang Glamour League. NCAA talaga. NCAA. Kapagawa na namin. Oy, player ako dati. Basketball, akalain nyo. Marami na naman matitrigger dyan. Pero, mabuti na pag-usapan natin yan kasi papasok na, Winera. SEA Games. November 30. Excited ako dito kasi etong pinakamaraming atleta raw ever na ipadadala sa SEA Games. Kung marami atleta, marami rin official. Kasi maraming coach yan, trainer, alalay, lahat, ganun. It is the biggest SEA Games. At tayo ang host. Ako sa akin, what explains this? Kasi medyo gumaganda na rin ang kabuhayan ng ASEAN. So, all the countries can afford now to train their athletes and send them abroad. Okay. Tayo nga, yung ating mga athlete, pero training pa natin sa US. So, Australia, sa China, okay. Yung mga ating mga ping-pong na ganyan, mga sa China, nagtitraining. Okay. So, exciting to, pero maraming lugar na siguradong ma-traffic. So, paalala na lang. Kahapon, dry run. Yari. Kailangan na. Tatlong meeting yata ang nawala sa akin kahapon. Kaya hindi ako lumabas . Buti ka ba? Hindi ako lumabas. Kasi alam ko na . Kakawawa. Titiisin na lang natin yun. Eh, maraming manggagaling kasi dito papunta sa mga venues . Pero gusto ko nang maraming manggagaling sa Manila. Pero halimbawa yung track and field. Yung mga atleta ron, yung mga officials, meron na silang condo. Athletes Village kung tawagin. Napakaganda kung makita nyo. Pati yung pagkain, ganoon, kumpleto na doon, catering.
Tsaka yung mga water sports, ano, yung water polo, swimming, diving, doon. Sa Clark, meron na silang tirahan eh. So hindi na sila matatraffic. Ang matatraffic po, yung mga manonood. Alright. Oh, yes. Ngayon lang ako na-excite sa SEA Games. Partida yan, ha? May mga kaibigan ako na atleta. Na noon nag-participate sa mga nananalo pa, ha? Nag-gold pa. Badminton, yan. Nanonood ako niyan dati. Pero ngayon, excited. Excited na ako. Sana maganda yung refurbished. Malaki-laki yung ang ginastos natin dito. At kasi gagawin natin to showcase. Itong SEA Games na nagbago na ang Pilipinas. Yes. Yun ang ating message, okay? Kasi ang international coverage nito ay hindi mo mababayaran. Oh, yes. Yung imahin ng Pilipinas na makukuha mo rito, hindi mo kayang bayaran yun. Saka yung benefits sa local. Nakikita na pinapahalagahan natin ang sports. Marami kasi nagsasabi na hindi yan, sports and the arts. Culture. Makakain ba yan? Yung mga ganyan. You may not see it, pero oo, nakakain yan. Makakain yan. Eventually, so, translate. It translates into discipline. Everything. Both the arts and sports, discipline. It's about discipline. Sa akin, pride in the... Pride. Creativity. Di ba pag competition. Si Pacquiao, masarap maging Pilipino pag nanalo si Pacquiao. Wala man lang tayo. Yung kaambag-ambag dun sa pagkapanalo ni Pacquiao, pero pag nanalo siya, tara Pilipino ako. Ganon. Mga kaibigan ko na ano. Walang monetary value. Pag nasa labas ako, tinatanong nila, kilala mo ba si Pacquiao? Yan o. Ganon. Can you take a photo? Yeah. Ganyan ha? Ganon siya kasikat. Also out Southeast Asia, sa lahat ng pinuntahan ko, yung mga sasakay ka ng Grab o ng, ng Uber taxi. So, you're from the Philippines? How's Manny doing? Kilala siya. Pero ngayon, dalawa na ang tinatanong nila. Pacquiao and Duterte. And Duterte. We like your president. Wala pa akong... na kakausap na cab driver in any country I have recently visited na ayaw in Asia na ayaw sa kanya. Ayaw sa kanya sa Finland sa Iceland pala. Iceland na yun. Well, Iceland yun na gano'n. Wow, ang dami nila no? Sa Iceland. Parang ang dami nila. Okay na ako din sa, no, sa ASEAN. Pero may bago rito parin Jonat eh. Si Drilon nagsalita na naman daw ho. As a budget hearing. Binawi ang budget ng BCDA na 15.5 billion. Binawi niya. Anong dahilan? Kasi daw ho, yung mga bagong facilities, sports facilities, masasayang lamang pagkatapos ng SEA Games. Yeah. Ha? Actually, that's an old debate. kasi daw, gumastos tayo dyan. Pero by the way, dalawa lang ho yung pinatayo ng BCDA. Diba? Yung track and field, tsaka yung tapos sa swimming pool. Yung swimming sa Clark. Yung iba ho sa Philippine Sports Commission. Ah, okay. PSC yung nagpatayo ng iba. Yeah, siyempre. Sila yung in-charge. Primary yan. Primary agency. Ngayon, yung BCDA yun lang ang sagot nila. Pero gumanti si Drilon. Hindi naman gumanti. Ang nilataya ni Drilon, gumanti na rin kasi nagkabakbakan sila ni Revenge. Babawiin niya raw, pinababawi niya yung budget ng BCDA kasi hindi naman daw alam anong gagawin diyan sa mga facilities pagkatapos ng SEA Games. Lalong-lalo na yung nandiyan sa New Clark City in Tarlac. Alam na. Ayan. Ano ba yung ano dyan? Pinag-uusapan nga natin dito, yung sports facilities ho na yan. After the SEA Games, gagamitin naman natin din yan. De, tsaka yan ang ano, originally, yung Clark kasi, they wanted to set up the sports training institute there. Sa lahat ng mga sports ano natin, doon na athlete, etc. Kasi yung Rizal Memorial where they are holding all of those things right now. Wala na yung Rizal Memorial. Masyado nang mahina, ano yan, masikip, etc. and everything. So, inilalabas nila sa Clark. Matagal lang gustong gawin yun. Ano daw ang plano ng BCDA pagkatapos ng SEA Games?
aanhin niya yung sports facilities na yan. Wow, parang... Kumbaga, sayang na lang. White elephant. So, kung gano'n ang argument natin, eh, huwag tayo magtayo kahit ano. Ng anything. Ng sports facilities. Bakit ba? Dahil letting me event lang, magagamit yan. But don't Filipino athletes deserve to use this? Yun na nga eh. Diba? Ibig sabihin yung mga Pilipinong atleta, pagkatapos na SEA Games, hindi natin papayagan gamitin ito kasi hindi sila kikita. Eh, dito magagamitin, kumbaga talagang hindi mo, ang gusto niya ata, kumita pa yun. What? Ang gusto niya, government is not in the business of making money. Yung maintenance. Ang sports ho talaga, eh gastos yan. Yes. Pera lang kung professional. Halimbawa, di pwede mo maggawa ka ng mga events doon at magbenta ka ng ticket. Mm-hmm. Diba? That's the way to do it. Eh, sabi niya, wala daw ka plano-plano. Wala. Pero hindi ba normal, in the normal course of events, pag nagpapatayo tayo ng similar structures like that, it's usually for our own use afterwards. Afterwards. Yun yung point dun eh. Tsaka yun ho, talagang gast, ano yan eh, cost center kung sabihin. Gastos talaga yan. Lahat ng Olympic City, ever, ang laki-laki ng ginagastos, billion dollars. After the Olympics, tingin mo ba, mababawi pa nila yung ginastos nila na yun? Through the sports facilities? Hindi naman income generating facilities yan eh. Hindi naman business yan eh, kumbaga. Kumbaga, hindi siya mall. Yung mall, forever, pwede ka kumita dyan. Okay? Yung sports facilities, hindi siya pang-business. Iba ho ang purpose ng sports facilities. So, kung hinahanap ni Mr. Drilon, yung mabawi natin yung 9.5 billion o whatever, magkano man yung ginastos doon, hindi yung mangyayari yun. But here is what I heard, Trixie, Jonathan. Yeah. Yung mga ibang, kasi next year, or 2 years from now ba, ang Olympics sa Tokyo. Okay. Sa Japan. Mm. Halos pareho natin ng time zone yan. Yeah. Isang oras ata o dalawa oras na difference. So yung mga ibang sports association, dito na magte-training. Sa yun. Yeah. Sa Europe, even Australia, even the US. Okay? Gusto nila tumira doon sa Athletes Village sa Clark. Tapos gagamitin nila yung swimming pool, gagamitin nila yung track and field. Doon sila magte-training. Yep. Ilang buwan pa lang bago dumating yung Tokyo. So talagang grabe yung preparation na yun. So sa mga ganun, meron kang kita doon. Yep. Okay? At least, tapos for, at saka ang Clark, but to recover the entire cost, hindi mangyayari. Yung Clark kasi, hindi yun yung point. In the Philippine Sports Development Program, Clark was identified as one of the main training centers. Magkakaroon dapat ng regional training centers. Training centers. Kasi regular na nangyayari sa atin, merong palaro. Palaro okay, pang bansa. Every region, every et cetera, et cetera. Meron palaro. Every province, meron palaro. Hindi ba pwede yung palarong pambansa minsan dyan? Hindi. Hindi umiikot yun sa mga region eh. Pero minsan-minsan. That was the original idea. Magkakaroon nga dapat nung nung panahon ni Michael Kion, yung idea. Kaya nga tayo mayroong Gintong Alay program. Gintong Alay. Diyos umiikot yung Lidia de Vega. Yun. Sa buong Asia. Hindi dahil dyan. Asia's queen of sprint. Track and field. So yan ang workout niyan. And Clark was identified as precisely that. Hindi nga, ngayon meron ka ng facility. Ito yung aking wish, no? Yeah. Ngayon meron na tayong ganung facility, Jonat. Halimbawa sa Clark. Pwede na tayo ngayon regularly magkaroon ng competition sa track. At meron kang magandang facility at televised. Baka sakali na sumikat ang track and field among the Filipinos na meron tayong pag-asa. Di ba? May natural talent tayo sa ganito. Televised and everything, sponsors will come. Yes. Yung mga nanonood. Kasi magpwede kang weekend competition.
Tapos yung mga manonood, mabubuhay tuloy yung Clark. Pwede siyang isang maging, kumbaga, attraction sa Clark na merong swimming competition na Olympic size naman talaga. Yan. Yung talagang pang-international. Yeah. Oh. So maging regular dapat yun. Imbes na sila, Manny Pangilinan, puro basketball lang, Chairman Emeritus. No? Bakit nagka-Chairman Emeritus ang basketball? Parang mga ano eh, parang professor sa UP. Meron. Diba? Ang dami rin other sports na... Chairman Emeritus. Eh di baka naman sakaling pag-aksayahan nila ng panahon yung track and field at saka swimming na yan. Dahil meron ng ganong klaseng facility. Ibig sabihin, there are... So many ways to imagine. I can imagine na pwede natin pakinabangan yung facility na yan. Pero sinasabi niya, i-withdraw daw yung budget ng BCDA. Dahil masasayang, dahil masasayang lang itong facility na to after the SEA Games. Wow. Do you have a plan? So brilliant. Do you have? Saka, ito kasi hello, makabanat lang to si Dillon. Saka nakatayo na ngayon mo sasabihin yan. You did not say before? Anything when na, this was in words? Binabudget mo yan? Oo. Parang wala ka sa time na binabudget ito, no? Ngayong kahihirit na katayo na. As sabi ho ni Bongo, meron daw suggestion, may plano, to bid out the operation of these sports facilities to private sectors. And therefore, sila yung magpapatakbo niya, mag-maintain. Mag-generate and therefore, events. Yes! Ako, I like that. Sasabihin, PSC sponsored. O Philippine OIC, Olympic International IOC ba? How would you call it? Sponsored, sanctioned, or whatever. Ganyan, di ba? Pero private sector yung magpapatakbo, so merong kita. And therefore, hindi lang puro basketball, boxing, billiards ang ating mag-ano na tayo sports. Sa ibang mga events. Like, you know, track and field. Swimming. Yung mga sumikat tayo track and field. Meron akong magaling ang Pilipino sa track and field. Meron akong tiyuhin na hurdle Olympian. Na lumalaban, ha? Ibig sabihin, nasa heat. Okay. Na do sa finals noon si Onofre. Sa Amerika na ngayon. Rogelio Onofre. Tiyuhin mo ba yun? Uncle ko yun. Taga Tarlac. Magaling yun. Magaling yun. Dati kasi noon, ang track and field, gusto ng Pilipino. Ano ba nangyari? Ba't nawala? Yun ang... Na-take over ng basketball. Because of commerce. Yeah. Dahil mas kasi nikita. Kasi basketball, may professional league. And the companies sponsored it. Nagkaroon ng pera doon. Nagkaroon ng pera, therefore nakapag-promote, nakapag-marketing and everything. Paano magkakaroon ng pera dito sa mga ibang sports events? Kung wala ka facilities. Diba? Napakakawawa na ng mga facilities ng Rizal Memorial. Yan nga, his statement is a pang-aapi sa mga Filipino athletes. Ultra. Why? Ito yung mga pinakamalas. Diba? Yeah, yan ultra. Hindi, ginawa lang ni Imelda yan Hindi naman talaga sports facility yan Diba nag-invest lang sila noon dyan para yan na maging athlete training center. Na-overcome na yan. Wala na yan. Kasi ang liit na. Okay. Tapos na sa gitna ka ng syudad. Hindi maganda for the athletes. Yan, okay. True. So gusto ilipat doon sa Clark. Although the Ultra can still be used. Meron pang ibang pwede pag gamitin. For locals, for By the way, ang sports facilities lang natin na masasabi natin sports facilities na totoo. Yung memorial nga. Yung Rizal Memorial, itong Ultra. Tapos yung iba, puro mga LGU based na. San Andres, etc. Mga gym na, mga covered courts. Covered courts na. Hindi talaga sports facilities. Hindi yun. Basketball lang yun. Tsaka volleyball. Yeah. Well, ngayon, nagka-comeback na naman ang volleyball. Softball, medyo. Actually, dun sa Clark na yun, yung facility na yun, pwede kang mag-baseball, pwede kang mag-ball, pwede kang mag-softball dun. Dun mismo. Yung sa track and field na yun? Yeah, sa loob. Sa gitna, sa oval. Sa oval? Ganun din sa, di ba? Dati kasi mayroon din ang UP at sa Ateneo, kaya meron lang puro. Kaya lang, puro ano na ngayon doon. Sa Ateneo, puro buildings na Wala na nga yung football field. Doon,
Yung aming, kung saan ako nag-high school, ginawa ng parking, yung football field namin. Kasi daming, sa totoo lang, ang daming sasakyan sa atin. Ang nagtuturo ako doon, kung hindi ako gumamit ng faculty parking, patay talaga. Kaya kailangan ilabas ng Metro Manila. Yeah. Yung mga... Ang schools actually, dapat yung universities should be outside of university towns. You can create university towns. Yes, and revitalize the small towns. Mm. Kasi ideal yun for, ano, for universities. Maliliit na towns. Pwede ka mag-maintain dito ng campus, pero hindi yun ang main campus mo. Mm. Oo. Uh-huh. Diba? Meron ka pa rin campus dito, pero yung main campus mo sa labas. Okay. Eh dati kasi like, that's why Ateneo, Maynol, and UP were all there. Sa Loyola. Kasi yun yung dulo eh. Yan ang dulo nun. Yung edge time, ng Kabihas na at that time. Coming from Pedro Hill, Padre Paura. Yung gitna ng civilization nun sa Manila. So we were at the edge. So, hindi raw kumbinsido si Drilon. Mabalik ako kay Drilon, mga kasama. Na kikita talaga yan. Yung mga sports facilities na yan. Mm-hmm. Yun na nga ho ang punto, Mr. Senator. Okay, finally sabihin ko na. Ito ho mga ganitong facilities, talaga we're not kikikita. Meant to make money. Okay? Talaga ho ang sakripisyo natin to. Dahil meron tayo mga ibang layunin bukod sa pera. Okay. Kumbaga, kung sisitahin natin yung Iloilo Convention, kumikita ba yan? Sa laki ng ginastos ng gobyerno dyan, araw-araw ba may convention dyan sa Iloilo Center convention nyo? Araw-araw ba nagagamit dyan? Mm-hmm. Kumikita ba yan? Laki-laki ng ginastos natin dyan, mababawi. May ibang dahilan kung bakit ka nagtayo niyan. Okay? Ganon din yung sports. Correct. Oo. Although, hindi natin alam kung bago pa natapos yung Iloilo Convention, eh may kumita na. May tumali na dyan. Yun ang hindi natin alam doon. More topics later sa pagbabalik ng Karambola. Oras natin, 9:02 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, Karambola, Karambola. Nagbabalik ang Karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banar, Jonathan De La Cruz, ako po si Twixie Cruz Angela. Oh! TP is out of the country right now. He'll be back on Tuesday. Tuesday na ba? Yeah. Tuesday. I hope Tuesday. Mama pasarap. So, i-dedicate mo sa akin yung unang sushi at sashimi mo na. Sa lupang. May nagpadala nga pala sa atin the other day, hindi siya nagpapabanggit ng pangalan. So maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po sa na-enjoy ko ho yung ano. Yung rice crackers. Na-enjoy ko yung masarap. May chocolate. Strawberry chocolate. Thank you. Hindi na ako kakain ng matamis, pero nung pagkakataon na yun, hindi ko napigilan. Maraming salamat. Maraming. Kasalanan nyo yan ho pag tumaas ang aking blood sugar. Kasalanan niya yan. Pero ang sarap. At magaganda pa yung magaganda pa yung anak niya ba yun? Yung dalawa mo? Relatives niya. Relatives. Pero ang gaganda nila. Ang gaganda dumating nila? Sila dito. Ang gaganda. Sa studio. Wala si Jonat dito ata. Wala. So, meron dumating dito. Apat sila eh. Si Ma'am. Yung si Ma'am. Galing silang Japan. Si Madam galing Japan. Relatives. Doon sila nakatira na. Si Ma'am. Tapos meron siya mga taga rito na mag-anak. Nakasama niya. Uy, gaganda. Gaganda nila. Pati lalaki. Gusto ko nga na sana sabihin sumali kang artista ka. Hindi ba kayo artista? Parang gano'n. Oo, pag dinadalaw kami dito sa Karambola. Noong pakalawa. So, ito lang ang gusto masasabi ko. Yung mga fans ng Karambola, general assessment, above average ang looks.
Super above. Super above. Sobrang... Well, intelligence-wise, above average din. Super above din yun. Super above. Makikita mo naman sa mga comments sa correct, Facebook at saka sa YouTube, di ba? So, maraming salamat sa pagtangkilik. Kumbaga, may naiintindihan. Hindi lang kape yung dala ni Madam, lahat ng pangsabay sa kape. Salamat ho. Salamat sa inyong dalaw. So, ano yung sinasabi mo tungkol sa art, Trixie? Kasi merong so issue ang Panday Sining. Ano Panday Sining? Panday Sining is a leftist organization of artists. Iba pa to dun sa Concerned Artists of the Philippines. Marami to yung tayong kaibigan dyan sa, okay, sa ano na yan. Sector na yan. Sa organization na yan. Kaway-kaway kay na Julie po. Hindi kami magkapareho ng politika. Pero dahil arts ito, arts has a unifying effect. So nag-clean up si Mayor Isko ng Manila. Maraming bagong pinta ng mga walls, yung mga underpass. Cleaning up talaga. Eh, isa dun sa major disappointments, eh, kakapinta pa lang ng mga walls, alag, may nag-bloom na graffiti. Okay. Nagkaroon ng parang festival ng graffiti na eh syempre, parang bagong-bagong canvas yun eh. Diba? Napakasarap babuyin. So, ang problema, it's the usual Duterte tuta ng whatever. It's a political, ano? US tuta ng kano. Yan, yung mga ganyan. And more of the same. So, ang daming nagalit. Siyempre, adverse yung reactions. Eh, sino bang hindi magagalit? Napipintura, no? Ililinis na nga ang Manila. Sabay gaganunin ninyo. So, naglabas ng statement, may nag-claim ng responsibility for it. So, to be fair, lumabas yung grupo na tawag nila sa sarili nila Panday Sining. Hindi ako familiar masyado sa grupo na ito, pero they've been around. Yun lang nga, mas kilala yung Concerned Artists of the Philippines. Okay. So, sabi nila, art daw yun. Tapos, wag na lang daw... Eh kung art, pupunta ako sa bahay nyo. Sige, pipinturahan ko, lalagyan ko ng mga sarili ko slogan yung wall mo. Art yan eh. Mm-hmm. Pwede ba yun? Yun. So, ang sinasabi nila, well, hindi yan. We call on all artists to speak out and utilize our art. So, para sa kanila, ginagamit daw nila yung sining nila para mapalaganap yung kanilang mensahe na oppressive daw ang rehimeng Duterte. Pero nag-apologize sila. Sabi nila, sorry for the inconvenience, but the matter and issues at hand are urgent. Ordinary people are being killed or jailed for criticizing this corrupt and fascist government. Hindi ako sure about the being killed or jailed. Pag jailed kasi, may due process yan. Okay. So, for me, if you're jailed, supposedly for speaking out against the administration, bahagi yan ng, ano, ng risks that you take in an oppressive regime. So, ito yung pinaniniwalaan mo. Oppressive itong administration na ito. Magsasalita ka ngayon. Alam mo na risk yung makulong ka. Siyempre. Pero dahil... Paninindigan mo yun. Dahil yun ang paniwala mo. Bahagi ito ng legal system, you have equal opportunity to defend yourself. Okay. In a perfect world, you shouldn't have to. Agree rin naman ako dyan. But there are measures to save yourself. Okay. Okay. Until the system is perfect, at least you have that. Okay. Para dun sa killed, I'm not sold that anybody... Well, I'm not saying there's none. Okay? It's possible. Totoo yan. Pero any statement that says na merong napatay for speaking out must be substantiated. Hindi pwedeng claim lang yan. Otherwise, propaganda lang yan. More importantly, ang gusto ng Panday Sino is huwag nyo nang pansinin na na merong na malicious mischief ito. Which is a crime, by the way. Na ano... Pero concentrate nyo yung message kasi that's what we're trying to tell. We're trying to tell you something. Can you concentrate on the message? Okay lang yun. Ang pakiusap lang naman ng mga nag... Huwag mo naman babuyin yung public places. Pwede ka naman magbigay ng message sa mother way. Huwag naman yung ganon. Kasi
ganito ang tingin ko dyan. Yung art na sinasabi mo, may mga nakikita ko, talaga na-appreciate ko. Alimbawa, yung wall, wall sa along EDSA, papunta ka ng Makati, yung wall ng ano bang village yan? I'm not sure. Urdaneta. Yung Urdaneta village, yung wall na yan, ginawa ng mga ano yan eh. Parang yung wall pininturahan niyan, may mga artwork diyan eh. Sa akin art 'yan. Yan. Na nilagay mo sa wall. To be fair ha, yung umpisa yung paggamit ng mga walls as public expression of art. Yung mga magaganda na government sponsored panahon ni Aini Marcos, meron yun. He was head of the kabataan barangay. Yes. Meron siyang super pulayeros. Even before sa in the well, pwede na nasa, nating sabihing low income areas in LA. Yung mga side ng may building na na dino ng mga drawing na artistic talaga. Explain ko yung history niyan. Okay, ganito yan. Nag-start yan sa New York, in-import yan to LA. Okay. Kasi sa New York, nagkaroon ng bypass road. Yes. Na some of the poorest communities na wala ng traffic. Dahil nawala ng traffic, nawalan ng customers. Okay. Yung mga businesses nila. Businesses were failing. Tapos tumataas ang poverty rate. Gutom ang mga tao. Wala silang trabaho. As a result of that, two art forms. Kasi art blooms also in adverse conditions. Surely. Parang soil yan. Surely. Parang sa atin. Diba? Ng Marshall, yun na mga blues. Yan. Because of the hard life. Because of poverty. Sa atin, when artists were feeling repressed during the Marcos martial law, early martial law years, ang laganap, we had OPM music, we had Lino Broca's opuses, yes. We had the flowering of Philippine cinema. So, sa OPM New York, din. Sa New York, ang nangyari, nagkaroon ng hip-hop music. Okay. And graffiti art. So, nagkaroon ng opportunity. Nag-outlet to ng mga tao doon. Na, of course, there were a lot of gang wars. Resulta yan ng poverty. Pero resulta din ng poverty na yun, yung need na-bloom, for expression. Na-bloom ng expression. So, yun ang art, sinasabi mo. So, yung hip-hop na yun. Same conditions happen sa LA. Okay. So, dahil naghirap rin yung mga tao, na-import nila yung art form ng hip-hop and consequently, pati yung graffiti art. Okay. But they were really art. Of ganda. Course, it doesn't start as an art form. So, umpisa, nag-i-express sa lang sila ng galit nila. So, at first, it was in words. Later on, lumabas yung mga visual artists. Yung graffiti turned into real artwork. Masasabi mo ba yung mga... Yung music mismo, di ba? Hard rock poetry. Yung mga kanta. Yes. Yeah, hardcore protest. Poetry. Yung protest ni nung simula, it's 70s, Bob Dylan. Yes. Yan. So kung sasabihin mo yung mga sinulat na ibagsak ang Duterte regimen, mga ganyan, art form yan. Pwede mo bang sabihin may na gano'n? May follow-up pa nga si Teddy Casino dyan. Sabi ni pwede, hindi mo pwede sabihin gano'n, art dyan. Hindi. Kasi ang daming underlying na debates on art dyan eh. Sabi ni Teddy Casino, vandalism, when done nicely, is art. Wait, mali po. Ano ba ang definition of art? Ang art is a form of communication. Lahat ng art forms is a message underneath that. Whether your message is a philosophy, an ideal, an idea, or a feeling, which is the predominant form of art, dapat may kinokommunicate ka. Okay. Ngayon, so may message yan. Ang problema dito sa Pandaisining, naglabas nga sila. Let's say art nga yun. Ang natanggap na message ng mga tao, sinira ninyo yung maganda call. So hindi hindi nakuha successful. Yung message. Therefore, hindi successful communications yung failed. Therefore, it's not art. Or very it's very, good. Very bad art. Pwede ba, Trixie? Kasi ang tingin ko dyan, pag nakapumupunta ako sa isang lugar, at maraming graffiti sa ibagsak lahat whatever dito sa local sa US kung ano yung mga gang-gang na ano sulat ngayon pag dumating ako sa isang lugar na ganun ang aking impression magulo magulo itong lugar na to yan okay parang yan yung broken window phenomenon theory yes na kapag may sirang
bintana, may basag na bintana, bintana, derelict ng, na building, na ganyan, eh magulo itong lugar na ito. Message. Mahirap punta nito. Because nobody cares. And therefore, kapag may nangyari, ako, magulo na rin ako. Correct. Kaya ko na rin magbasag ulo. Or, ganun if I commit a crime here, who will care? Oh. Ay, mga ganyan. So, yun yung message nun. Ganun yung kinakatakot ko dyan sa mga, kapag, sabihin natin, art ang claim nila. So, buong Manila, lahat ng pwede mo sulatan, sulatan mo art eh. Oh, di ba? Eh, di napakagulong tignan ng Metro Manila. Ganun ba yun? Yeah. But art is also a discipline. In other words, hindi ka lang basta maglalagay kung saan. Nasa lugar din yun. So, merong mga very, very famous na anonymous na graffiti artist called Banksy. Sa Europe to. Lumaga, umuikot-ikot na siya sa Europe eh, but he started in the UK. So, yung ibang graffiti art niya, non-verbal. In other words, visual artist si Banksy. Okay. So, meron siya halimbawa na yung isang graffiti art niya, may nakatutok na barel dun sa somebody committing suicide. Pero ang lumalabas na imbis na brain matter eh, flowers. May message yun. Okay. Na symbolic. Oo, symbolism yun eh. Meron siyang mga messages that also rail against the establishment. So, anti-establishment yung that is art. Niya. Always. Pero gets mo, you will get it. And that is where an artist becomes successful. Dear Panday Sining, hindi po kayo successful. And then, saka in the case of this thing na kapipintura. Kaya nga pininturahan yun dahil masama ang pagkadating. Tapos biglang papasukan mo ng galon. Babagoy mo na naman, ibagsak mo. Hindi, yung ibagsak, okay na lang yan. Dalhin mo kung saan yan eh. Pero ito, kaya nga pininturahan yan dahil gusto nga mapaganda. Sana nilagyan mo naman ng flowers. Okay, may nagsabi dito sa YouTube. Art appreciation is also subjective. I disagree. Kasi sa NCCA, like when we choose national artists, merong mga principles ang art. Even visual arts, they have principles. Color, balance, message, ability to convey that message. Otherwise, kung subjective yan, di wala. Kanya-kanya na tayo. That's a postmodernist theory. Kasi, nung there was a time na after, naghahanap na ng bagong avenues of expression yung mga artists, minsan, the very ordinary things, ilalagay mo, like Andy Warhol's can of soup. Okay. Diba? Campbell's soup. Reproduced niya over and over again. The message here was that industrialization was churning out even people who are cardboard cutouts of themselves. So may message siya. But people thought, because you are portraying very ordinary things, tapos yung message, yung mahalaga, hindi na naging mahalaga yung aesthetic. So ang sinasabi ng mga tao, ako nagagandahan, therefore art is subjective. That's not true. Art is communication. If you don't get it, you've done it badly. So there is good art, and there's also, there is bad art. And I'm sorry, Panday Sining, you failed in your communication. You failed dun sa choice ninyo ng lugar. You failed in your presentation, and people now are just angry. And you failed in your explanation. Yun, even worse. Finally, you're trying to justify it, and nobody is convinced. Correct. Diba? Yun ang masakit. Yan ang problema doon. So yun yung point. Nice. Diba? Galing. So, I learned something today, Trixie. Yeah, art is not subjective. About Trixie talaga pagdating sa art, medyo she makes me sit up eh. And, importante yun. And listen. And when the government spends on art, it's not wasted. Okay. So dear Senator Dilon, baka nang susunod na focus ninyo bawiin na yung mga funding for the arts, pwede ba? Kulang na kulang tayo. Ito na nga ang Panday Sining is trying to pass off their badly executed graffiti as art. Pag may nakakaaway siya, halimbawa nag-away sila ni sino to, si Vince Dison over an issue. Ang pinahihirapan ni Drilon, yung mga Pilipino athletes. Diba? Away tayo, inaaway mo ako ha, sabi niya kay Ben Sison. Feeling ko oppressive. Sige, pahirapan ko itong mga Pilipino athletes. Yeah. Okay. Oppressed class na babawiin. Yung BCDA, babawiin ko nga yung inyong budget. Binawi.
di ba? Budget? Ganon ka-powerful pala, Senador. Ganon ka-powerful. Minority leader. Ganon din ka-ignorant minsan. Pa, kaya mong bawiin ang budget ng an agency like BCDA na ganon kadaming ginagawa para sa bayan. Proposal lang yan. Well, ay, hindi man tutuloy yun. Hindi man tutuloy it, yun. Ano, panakot? Ano yun? Yan, panakot. It is a statement. It is a statement. The minority, they are... Patayan nyo kami, ha? Suggest, mga ganyan. Okay, okay. Pansinin nyo naman kami, hindi nyo kami pinansin dun sa pagbibigay ng kompatibo. Ito pa, ito pa, gustong-gusto ni Trixie to issue na to. Sabi ni Duterte raw, ibuwagin na yung Pasig River Rehabilitation Commission. Na walang sila ng focus, eh. So, I agree. I agree. Naging ano sila, eh. Naging bureaucracy. Hindi na nila tinignan kung ano dapat ang gawin dyan sa Pasig River. Because Pasig River is not just the, ano, it's not just about... Just the river. It's not just cleaning that particular waterway. It's about coming out with suggestions. Mula pa panahon ni ano to, eh. Ni Ramos to, di ba, John? Piso para sa Pasig. Pero yun yung yun, ano. Naalala mo yun? Yun yung kay Mrs. Ramos. Mrs. Ramos. Yun yung clean and green movement. Yeah. Yun na nga. So, tapos in-institutionalize nila. Nagkamali tayo dun. Ang sabi na kasi ng mga scientists, hindi pwede linis yung sinasabi mo nga, Jonat. Dapat yan, isara mo muna lahat na nagtatapon dyan sa Pasig. Okay? Nandyan na yung mga pabrika. Nandyan na yung mga commercial establishments. Informal center. At nandyan na yung mga bahay. Okay? Diretso ba sa Pasig nagtatapon yan? Hindi ho. Yung ating wastewater na walang wastewater treatment, dyan na pupunta. Yan. Diyan nagagalit ang Supreme Court kung bakit hindi itinayo yan. Okay? Number two, yung mga estero natin, nawala ang iitim na lahat yan. Kung existent sila. Yung iba nawala na. Yung mga ibang nawala, yung mga nandyan pa na estero na nang, ang iitim na, lahat po yan nagpupunta ng Pasig River. Okay? Paano mo ngayon masasabi na marirehabilitate mo yung Pasig pag kung yung Pasig lang ang iyong inaasikaso? Pero, hindi. Parang you're treating the symptoms but not the disease. Precisely. So, isasara mo muna ngayon yung mga iba. Ayusin mo yan. Lahat yan. Kasi yan, yung punot so, yun yung nagsasabi na tinanggal na naman ni Duterte, okay lang sa kanya, mababoy ang Pasig River. Hindi. Mali. Not true. Mali. They want a more efficient use. Actually, comprehensive. Kagaya ngayon, nag-launch yata ang DNR nung kanilang sinasabi, Estero Rangers. I think that's the correct move. That's the correct move. Magsimula tayo sa mga estero. Kasi unang-una, hahanapin nila kung nasan na yung mga dating estero. Kasi meron naman mapa dati. Alam mo kung saan nagpuplo. Nasaan na ngayon yung mga yan? Etc. Nagkaroon nga ng overlapping titles. Pati yung estero, nagkaroon ng titulo. Anak ng Tokwa naman. Diba? Paano naman nangyayari sa atin yan? Tapos, inaayos din yung mga easement. Halimbawa, body of water ito, there has to be so many meters, hindi ka pwede mag-build up. From so many meters from the river or from a body of water. Kasi, okay. May easement yan eh. And then, paano nakatabi sa mga rivers yung mga malalaking pati condo? Grabe, on top of the estero. On top of the estero. Ang part of the condo. May bago dyan sa ano ah. Sa Manila, yun yung last na condo. Meron kang ginawa dyan sa Manila, archaeological site eh. Santa Ana. Alam ko agad yan. Sayang naman yun. Hindi forever na hindi na natin grabe ang Santa Ana. Kahit saan ka humukay, merong artifacts. Sayang yan, sayang yung Santa Ana. Hindi ito shards. Buo. O yung mga, may mga, yung pottery. Kasi trading site yan eh. Kasi it's near the river. Hanggang ngayon. Marami pa doon. Yung Santa Ana Church, etc. Yung Santa Ana Church na yun. Yung parking lot ng Santa Ana Church is an archaeological site. Tapos yung Jesuit House. Yes, also. Because this was the kingdom the old Panaderos area, di ba? Majapahit Kingdom. Part of the Majapahit Empire, the Kingdom of Namayan is located in what is now known as Santa Ana, Manila. Which is, meron doon Namayan.
Yes. Merong place doon talaga na Mayan. Called Namayan. But that was the name of the kingdom. So mahanap pa natin yan sa mga ano, Spanish colonial records. They're located in the National Archives. So ngayon, babaguin ho ang approach ng Duterte administration. Pagdating sa cleanup. Sa cleanup ng Pasig River. Yes, more efficient. Ang overall ho ano nito, aim talaga, yung revive ng Manila Bay. Yes. Saan ba nanggagaling ang mga sukal at mga dumi sa Manila Bay? Sa Manila Bay. Eh kung hindi doon sa mga rivers din na pumupunta dyan. Yes. Yan, tributaries. Okay. Tributaries. Bukod doon sa diretso, nagtatapon sa bay. Yes. 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 Yung halimbawa yung dump site, hindi naman siya dump site actually. Transfer station. Transfer station. Akalain mo itinabi sa Manila Bay? Diba? Sakto-sakto, reclaim area lang yun ha. At itinabi pa doon yung transfer station sa Manila Bay. Kamusta naman eh alam mo naman ang predictable, ang tubig dyan, tumataas yan kapag may bagyo. Ito ba si Nar? Di lahat ng basura na doon na. Okay. Well, nabanggit niyo yung ano, no, basura. Meron akong nakita na ang San Miguel, sinabi ko sa inyo, yung bote na plastic yan, na ganyan, yes, tinigil na nila yan. They have, ang saya nga eh. Okay, tinigil na nila yung plastic bottles na yan. Ngayon, yung packaging nila. Oo, glass. At ngayon, may balita ako, yung kanilang wrapper, merong naka-inventong Pilipino na imbes na ilang pung taon or what na taon bago mag-disintegrate, ito 2 taon lang. Diba? Yun na ngayon ang gagamitin nila. Mukhang galing... It's still plastic pero nagbabiodegrade. Biodegradable plastic. Yes, plastic. Meron na kasing ganyan eh. Halimbawa, gawa sa seaweed. Tagal na meron. Yung mga balot, yung mga balot na plastic sa golf, biodegradable na. Yan. Hindi yan yung one-use plastic. Yan. Single-use plastic. So, meron hong Pilipino na naka-invento ng ganyang klaseng pambalot, wrapping, packaging. Okay, packaging. Philippine Bioresins, yung pangalan ng company na nag-develop nun. Ba, nahanap mo agad, ha? Siyempre. Ako naisip, binabantayan ko yung plastics, Okay. At, ang ginawa ng San Miguel, itong balita ko, nakipag-joint venture sa Pilipino na to. Yes. It's a small company, ah. Small company, inventor. At nakita nila, nako, yayaman yan. Yeah. Ito ang ibig ko sabihin dito. Merong pera sa environmental protection. Meron talaga. Pag nakahanap ka, naka-invento ka ng sistema na you will help protect the environment, kakagatin ang negosyo maniwala ka sa akin. Kita mo yung San Miguel na yan, nag-joint venture with this Filipino inventor. Siguro yung inventor na yun, sa pangarap, hindi niya naisip na magkakaroon siya ng partnership with San Miguel Hindi ba? Dahil doon lang sa na-invento niya. What do you call the company again? Philippine Bioresins Corporation. Nakatanggap sila ng Environmental Technology Verification Certificate from the DOST. In other words, hindi ito basta may nag-claim lang na we've invented biodegradable plastic. Naniwala na tayo on everything. Bumenta na kagad, di ba? Dumaan muna sila sa certification process ng DOST. And it's not easy. So it's real. It's really biodegradable. Marami kasi may claims. It's about time we take a look at our Filipino inventors. Marami tayong ganun na hindi nagbibigyan ng pagkakataon. Local invention, local company. And so yeah, it breaks down into basic na yung petrochems plus water. That's how yun yung ano niya. So maano siya? It'll break down. Madaling mag-breakdown. Hindi matagalan. So it'll return to compostable pa. Oo. So yeah, no? Kasi ngayon ho uso na
hindi yung one-use container or plastic or bag, hindi na ganon. Ang uso yung sinasabi nilang circular economy, okay? Dati kasi linear, ibig sabihin isang linya. We extract something from the extract earth. Extract from the resources. We manufacture, and then we throw away. Meron pang ano dyan, create surplus. Ah. Kasi yung surplus, pag hindi na-use, throw away din. But it doesn't generate. So the final there is throw away. Ang circular economy, ibig sabihin, ang theory dyan, we have already extracted from Mother Earth whatever we need. Yes. Dapat tama na yan. Dapat nagsusuli. Ngayon, from manufacturing to consumer, babalik sa manufacturing ulit. Umiikot lahat ho yan. Alam niyo yung genius ng Tagbanwa Cultural Community. Hindi lang sa tinatapon. Okay. Sa Palawan, there's the Tagbanwa Cultural Community. Oh. Yung paniniwala nila is whatever you take from the earth, you have to give back. Okay. So, meron silang art form. One of the few, kasi kukunti lang yung cultural communities na may wood carving traditions na nare-recover natin. Na kaya sa Palawan, marami may wood carvings. Na, okay, yeah, I know. So, yung most of the forms are animals. Baboy damo, buwaya, isda, ganun. Kasi pag nag-extract sila, kailangan may ibalik ka. So kung hindi mo maibabalik in some other form, ililikain mo yung form na yon. And wood carving, so biodegradable pa rin. Wow. So, nag-create din siya ng art form. Okay. Ano, na yun ang sinusoli. So, they offer back to the earth what they have extracted from it. Uh-huh. So, ang tingin nila dun sa resources natin is you return it. Para hindi, kasi finite siya eh. So, there's only X number of fish. Matagal na nating alam to circular. Uh-huh. Okay. Nasira lang ho to kasi yung masyadong business-oriented. Kailangan maximize profit. Eh, masama yung capitalist model kasi. Kaya nga eh. Purely capitalist model. So, ang sinasabi ngayon is, kasi diba nga linear, nagka-create ka lang ng waste, extraction to the creation of waste. So instead, kasi in between, nandun lang yung pakinabang eh, nagagamit ng mga tao. Very limited. Pero yung both ends, naku, napakasama. We extract from Mother Earth, and then we throw away. Ang sama nun. Kaya, diba na? Halimbawa yan damit, akala mo, ano yan, mahusay na. Hindi rin. Not all clothes. Lalo na yung cheap na mga fashion ngayon. Okay. Malalaman mo kasi yan, yung just to produce the cotton halimbawa, napakalaking damage sa environment yan. Kasi nagka-create ka ng cotton farms. You use a lot of the water. Water. You use water, chemicals. Fertilizers. You use growing pa lang to ha. Growing the cotton. Resource, okay. Ngayon magiging damit yan. Doon sa ginagawa mong damit, spinning lahat. Ang labor niyan, ang ginagamit mo, halos slave labor. Correct. Ganong klase yung ano niyan, yung cheap yung garment. Yung mga tawag okay? Natin, peace workers. Di yun. Ginamit mo ngayon. Eh, kumumura, sandali mo lang gagamitin yan. Throw away mo na yan. Tatapong, okay, sabi mo, pamimigay mo sa mahirap. Pero ito po ang statistics niyan. Less than 10%. Ang ginagamit uli ng used clothes. Yeah. Kahit anong brand dyan, sabihin mo na pinakamahal na brand dyan o pinakamurang brand dyan, less than 10% ang nagagamit uli. The rest, nasa dump site. Correct. So, at tatapon mo. More on this later. Malalim na usapan pa ito. Kasi yung others pa, it's not enough. They don't just end up in the... It's kulang pa yung process mo. Much of our clothes now may halong plastic. Ayun, isa pa yun. O, man-made ng material. Ang oras natin, 9:38 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Pandad Panat, Joan Condela Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angeles.
GP will be back next week. Oh, congratulations muna, Jonata, Trixie. Yeah. Dun sa mga nakatanggap ng Catholic Mass Media Awards. Yes. Noong Miyerkules. Mm. Okay. Diyan ho ginawa yan sa GSIS Theater sa Pasay City. Mm-hmm. Ah, ang ganda yung message ni Cardinal Tagle. Ah. Sabi niya, we are wired. Electronic na kasi, digital age na to, eh, di ba? We are wired, pero meron pa rin total disconnect. Kumbaga, we have the means to communicate, but are we communicating? We're not communicating. We're not communicating. Are we? Merong ano yan, ha? Kasi a lot of us are just blasting the information without seeing if it's being received on the other end. Oh. The communication cannot be just one-sided. Communication is message sent, message received. At saka, sabi niya, depende kasi. Yung access to communication, sabi niya, it's not enough. Tama. Dapat magkaroon tayong access to communicate, no? Yeah. With one another. Pero yung actual communication daw, may kahalo yan na halimbawa respect for one another. Okay. May kahalo yan na talagang heart to heart. Ganyan, no? Okay. Magkatotoo. Kumbaga dialogue sa philosophy ni, ano. At saka magpakatotoo ka. Existentialism. Eh, dialogue na totoo yan. Yung it's very, very old. Importante philosophy. Yung magpakatotoo ka. Okay. Kasi maraming... maraming nagko-communicate for mga peke. Kasi propaganda lang. Spin. Yun yung punto ni Tagle dito. Napakaganda. Doon daw darating yung mga nasa media. Yan ang importansya nyo. Diba? The talagang authentic communication. Hindi, ang sinasabi ni Tagle rito, hindi yung may mga bias. O the kaya, political agenda. Editorialize mo na from the report. May bias ka na. Ayan. Pero ano din kasi, it's not that easy. For example, how at the time nung hindi pa democratized yung access to communication, okay. Tanggap lang tayo. Hawak na tayo. Elitista lang ang meron. Then, saka hawak diba? Nila. Kasi mahal eh. It's expensive. Hawak nila yung means eh. Tama. Ngayon, with yun yung pinagbumulan nun eh. Pag hawak mo yung means, di ikaw ang may control. Yun, diba? The medium then is also the message. So, dahil one-sided ang communication nun, yung pagkatanggap natin, ganun pa rin eh. We're still reflecting that idea, that philosophy. So, nung nagkaroon ng Facebook, Live, where each person can now is a broadcaster as an individual. You don't need a big corporation, di ba? To do that. You don't need, you can, if all you had need is a phone. Okay. And internet. You know, and you can start broadcasting. Yung diba? Post-mortem ng Brexit, papanong nanalo yung to exit, they say it's the social media. Yeah. Yun ang ginamit. Hinarvest. Sabihin na natin. Harness. Harness. Harness, iba kasi harvested. Iba kasi naiisip natin pag-harvest. Kasi iba yung si TP talaga. Harvest yung ano. Na harness, pinakinabangan. Ayan. Ang social media, noong mga nangampanya For Brexit. For Brexit. Post-mortem, yan ang naman na. Yung Arab Spring, noong nagkaroon ng sa Egypt, Syria, and nagkaroon sila ng they want more from the government. Yeah. Responsiveness, accountability, and everything. Yung Arab Spring na yon, it's also social media. Yes. Was traced back to social media. Huwag na tayo lumayo, Duterte. Si Duterte. Pagpapanalo ni Duterte. So, malakas ang boses ng social media at the time. Pero ang mayroong responsibility raw, yan ang sinasabi ni Tagle. Ang organized media, meron pa rin responsibility for authentic communication. Okay. That's yung kasi ang organized media yung binibigyan ng parangal nitong Catholic Mass Media Awards. Ngayon, meron naman nagsabi dito, sabi niya, yung media rin daw naman, kailangan mag-promote ng values. Mm-hmm. Halimbawa, yung mga Christian values.
Ang nagsabi yun niya, eto, ano ba pangalan? Edgard ata ito. Sino ba to? Edgard. Sino yan? Edgard Cabahon. Ang pangalan ng pinakamamahal nating boss. Eto ang chairman ng ano? ALC Media Group. At yan ang main or, sponsor behind the Catholic Mass Media Awards, no? Yung ALC Media Group. Yan. So ang sabi ho nung Edgard ba 'yon? Ang sabi niya kailangan din daw ma-promote ang mga values sa media. I agree 100%, of course. Yan nga ang ginagawa natin dito sa Karambol. Araw-araw. Okay. We want Monday to do to Friday, that. 8 to 10 a.m. Oo. Tapos ang keynote speaker ho nila ka nung Miyerkules, si Mayor Isko Moreno. Okay. Francisco Damagoso to, yung kanyang real name. Yan. At ang kanyang message naman, napakaganda nito mga pinagsasabi nito, ang media raw, pwede rin daw yan maging catalyst sa nation building naman. Which is also true. Diba? Matagal ang ganda ng combination diba? Yung messages. Yeah, I can think of both good and bad examples kasi. Sa nation building. Tsaka catalyst. Catalyst baka mo? Ano yung role ng Radyo Veritas sa EDSA? Ayun na nga. Catalyst na nga yan. Pagbagsak. Diba? Hindi, si Isko Moreno naman to. Nation building. We should promote nation building daw sa media. Well, you organized media at least, ano? For example, we have the power now to para palakasin yung nationalism ng Pilipino. Well, totoo naman yan. Hindi ba? Halimbawa, pinag-uusapan natin ng culture. Yung pinag-uusapan natin sa sports, yung pride ng Pilipino sa sports. Di ba? Parang nakakagana yan. Pagkakaisa, pag-aayos, pride. Hindi yung pagkahiwa-hiwalay. Aha. O kaya promotion of hindi ho madali yung ginagawa na si MMA Catholic Mass Media Awards, mga mahigit 600 entries taon-taon na sinusuri niya mga yan para mabigyan ng parangal. Ang problema lang, dito tayo kasali dun. Hindi kami hindi kasali. Hindi po tayo. Kasi magkakaroon ng kulay. Kaya naman. So exempt kami sa final. Saka we're not after the awards naman. Yes. Totoo yan. We're after nation. Ang gusto lang namin yung chocolate na pinadadala nyo rito. At saka yung rice crack. Rice crack. Maraming salamat po. Pati yung mga nagpadala ng sapatos. Salamat. Prada ako bigla. Walang chinelas? Ayun yung iniintay ko sa sunod. Chichinelasin ka ba? Baka ka dumating dilaw na chinelas eh. Hirap na. Ang dami rin pahabol na text to. Oo. Additional text. So, congratulations sa mga nanalo sa CMMA na Catholic Mass Media Awards. Okay. Marami ho tayong text ngayon, ano? Ano kaya ang gagawin ni Robredo sa sinasabi niyang itutuloy ang tokhang? Carol Basas from Pampanga. Yun nga rin, Carol, ang iniisip namin eh. Gusto niya dati tanggalin yan eh. Ngayon, itutuloy niya daw, pero modified. Tweaking na naman, tweaking. Good morning, Karambola. Sa palagay nyo kaya, gusto ni Robredo magpa-interview sa inyo? Teka. Di ba dating Karambolista guest host? Umupo mo sa amin dito host. Yan sa Karambol. I doubt kasi kung makakasingit siya kahit paupuin namin. Mahirapan siya. Baka mag-loading ng matagal eh. 744913. Hi, Karambolistas. Listening from Canberra, Australia. Ba? Layo ah. Uh-huh. Yung SEA Games website ko, hindi pa rin updated. 2 weeks na lang before the event.
wala pang schedule yung events, kaya paano yung gustong manood if they can tama rin naman. Maayos nga ang facilities pero baka sa data connectivity madali. Madali. Helmut of Kandra. Totoo to. Totoo yan. Yan. Maraming salamat kay Motion Science. Bayan nyo, kukulitin ho natin yun. Si Motion Science sa YouTube nag-donate ng 20 Singapore dollars. Wow! Thank you. Maraming salamat. Oh. Thank you. Merong nagtanong dito sa YouTube. Ano sabi? Tinatanong dun sa ano, do you have any information that during the Majapahit Empire, the Philippines was named Maharlika? First of all, and during the Majapahit Empire, there was no Philippines. The Philippines becoming a nation state recognized later on, only during the Spanish colonial period. Yung nationhood natin ho. 100 years after nag-start yung Spanish colonization. Second, Maharlika was not the name of a country, it was the name of a class of people. Upper class yan, Maharlika. Ito yung i-caution ko lang mga tao. Maraming information that's online. But not all that information is evidence-based. We would particularly point out that there's some videos that are very popular and going around that claim certain things, pero ang sinasabi nila kasi ang evidence nila is biblical. Now the problem with using the Bible as your primary evidence, the Bible itself is an agglomeration. Maraming tagpi-tagpi over a period of several hundreds and in some cases thousands of years. So, yung ibang mga stories dyan, especially in the Old Testament, tinatawag natin apocryphal. Meaning, it's not necessarily true. It was one of those stories like Aesop's fables that were told to give a lesson. So, wag po natin ko-consider na solid history lahat ng nakakontain, even in the ancient texts. Kasi vinivet pa natin yan. So, whenever we look at at historical or yung mga ganyan, archaeological references, we have to look at whether or not it has been academically vetted. Okay? So, sino ba ang nagpalaganap ng maling perception ng tungkang na EJK ito at government sport killing? Yes. Hindi ba ang kulto ni Robredo? Ngayon, gusto niya itama ito para hindi matakot ang mga tao. Eh, sino ba nagpalaganap ng magaling maling akusasyon? Hindi ba siya mismo? Di ba? Makakapagmura ka talaga eh. Si Ima ng Quezon City, Ima, relax lang. Yung puso mo. Ito naman, kay Ardica. Good AM, Carambola. The allegation of Senator Lacson that there is a possible double programming on a certain stretch of road is not ascertained. It must be emphasized that funding for a road project is there are station limits from point A to point B. Yes, okay. Stating the length in meters. Totoo yun. So, yung susunod na area, ibang funding yun. So, hindi double yun. Tama yun. Misa kasi, ano din yun. Kung gusto talaga ni Robredo magtrabaho na maayos, mag-conduct siya ng sarili niyang research. Nako, tall order naman yun. Diba? Yun nga, bakbak ng bakbak doon sa drugs eh. Dati, nag-research na sila nun. Hindi pa nila alam na China pala ang main source eh. Lahat ng tao rito sa Pilipinas, alam na yun eh. Sila lang hindi nakakaya. China ba ang main source? Kaya nga, meron tayong workout with the Chinese authorities. Eh. Yung mga nahuli na malalaki, ano yun? Information coming. Nandumo po si Duterte, yan ang inuna niya. Coming from this authority. Yung tulong galing sa autoridad ng China para ma-detect yung mga... Kasi yung anong nangyari dito sa atin, mga laboratorio ng Cebu, pinagsasara. Sinara natin yan. Nadali natin yan. So ngayon, imported na lahat ng droga. So ngayon, anong gagawin ni Duterte? Di kailangan mo barahin doon sa source. Ngayon, nakakagulat daw. Mag-conduct siya ng sariling research. Public documents naman, ang mga cases na gusto niya malaman. Ito may isang nagtataka dito.
Good morning po. LaSalle is the best example of a Philippines university that has expanded outside NCR, C4885 to. It's med school in Cavite and science and technology in Laguna. I wonder why it's not getting mentioned in the program. Talaga naman, ang ganda ng umpisa mo, tapos sabay, pipitikin nyo kami. Oh, binasa ko na, happy. Pero inasal nyo lang ako dun sa last sentence. I wonder, bakit ba? Para ba kung meron? Meron ba tayong kinikilingan? Marami ng eskwela outside of Metro Manila. Bakit ang UP, hindi mo sasabihin na okay din? May campus kami sa Iloilo. May campus Clark. Sa Baguio. May campus sa Baguio. Sa Buanga. Marami na letra nasa labas. Miriam nasa labas din. Marami. Miriam started with the Marinol sisters are in Baguio. But Miriam really was part of a missionary program. We had American nuns teaching us before. Nakakatakot daw mag-share ng information kay Robredo kasi kalaban niya ang gobyerno. Sabi ni Boyet ng Bacoor. Interesting. Si Ray, ito si Ray, palagi nating ano to eh. Si Ray sa galing sa Queensland, Australia. Okay. So, additional information sa Panday Sining from Popo Villanueva. Ito ay isang cultural group ng anak bayan, noon ay di umano'y cultural group ng kabataang makabayan na Makibaka branch. Nagpa-perform sa Kamanyang si Lorena Barrios. Siya raw yung bumibigkas ng tulang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan. Bahagi ito ng kasaysayan ng ating Sining. Maraming text dito, no, tukol sa religion eh. Medyo nasa Bible daw. Meron din dito. Actually, maraming texts tungkol kay Senator Drilon. Pero nahihirapan ako mamili kasi ang daming minumura siya eh. Wag na lang. Gusto ko lang ipalabas na we have noted your sentiments. Ito pa, ang dami ho. Ang daming text. Marami pa palang text. Pasensya na po, hindi po tayo umabot at time na. It's already 10 o'clock umaga. Pasensya na kayo. Ang dami rito. Pasensya na po, pwede nyo i-retext yung sila, mga comments Jose nyo for Fuentes. Monday. Maraming salamat. Brian from Melbourne, Australia, nakita namin yung text ninyo. Maraming salamat sa sumubaybay sa amin ngayon this whole week, especially yung mga Karambolista fans on YouTube and on Facebook Live. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa amin. Lahat din ng mga fans na nagpapatala lang kung anik-anik sa amin sa studio. We appreciate this very much. Lahat po nang nagdo-donate through YouTube channel. Thank you very much. These are all highly appreciated. And tabayan ang susunod na programa. Yes, yung Tupasyo kasama si Nateni Ferdy Tupasyo, Doc Chelejano, and Miss Tala Saldivar. See you next week! Sumayin niyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalata sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.